everyone. Good evening. Berlin here. Ito na yung day one ng ating pronunciation practice kagada. Kasi yung main reason kung bakit ko ginawa ang YouTube channel ko talaga is para matuto ako mawala yung hiya ko. Tapos makapag-practice ako ng English. Tapos makashare ako sa mga gaya ko rin ng situation. Mag-practice. Magka-interest kayo sa akin kung paano ako mag-practice, kung paano ako matuto. Kasi sa tagal-tagal na ako nag-aral, parang unsure na ako sa maraming sa pag-pronounce sa mga words. Kaya mag-start talaga ako from the very basic, yung talagang yung mga needs natin para yung pagtuunan ng yung mga importanteng sa tingin natin na pwede siyang gamitin sa ating pag-apply ng trabaho. Ako, para sa akin, ito ay para sa mga parehas ko na aspiring ESL teacher o kaya call center agent. Kasi ngayon talaga, hindi na natin kailangan magkaroon ng degree. Para makapasok sa ganyang mga trabaho, kailangan lang talaga natin makapagsalita tayo ng English. Yung mawala yung kaba natin tuwing ina-interview tayo. Kaya ako, ito yung paraan ko talaga para magkaroon ako ng guts. Para siguro mawala yung kaba kasi pag ina-interview ako, grabe kabong to the max. Kaya ito yung naisip ko paraan para mag-improve ako. Mag-improve ako personally. Professionally at saka impersonally. Kaya mawala yung hiya, tapos makapagtrabaho na ng okay-okay rin, sana. Kaya tayo magpa-practice kasi nangangarap tayo. Sana makapasok din tayo sa BPO. Yun din kasi yung gusto kong work kasi magsasalita tayo ng English doon. Passion ko kasi yung English. Mahirap din pala yung English, I thought. I thought before nung hindi pa ako interesado mag-apply sa call center, hindi nag-aaral ng English. Ang akala ko yung pinakamahirap na subject is math. Tapos nung nag-decide na ako na mag-aral, nagsimula na ako mag-aral ng English, tapos doon ko nalaman na ang daming rules pala sa English. Dami mong dapat sa kaya para sa akin ngayon, ito na pala yung pinakamahirap na subject. Yung math kasi, math, tandaan mo rin yung formula, diba, kung paano i-solve yung isang problems. Pero ito, yung isang problem. Pero ito, tingnan mo naman, ang daming rules. Ang chismis ko na, pero yun na guys, yun na yun, to know me better. Okay, let's go on. So, ito yun na nga yung topic natin is about color, kung paano i-pronounce yung mga color, lalo na kung ESL teacher tayo. Ito talaga yung kailangan number one natin alam kasi, di ba, dapat tama yung sasabihin nating words sa ating mga students. Okay, let's go na. Classmates, let's go na sa ating papapractice, okay? Color, right, pronunciation. Number one is yellow. Hindi pala siya yung yell kasi double L. That's what I had said lang just a while ago. Hindi siya yung the way it's spelled. Gana din yung pronounce, hindi talaga sa English, no? So here, yellow. Parang madali na guys kasi mayroon na tayong clue kung paano i-pronounce. Yellow. Okay? Next, blue. Dapat ulit-ulitin natin siya kasi para yung tayo nang papractice tayo. Pero yung, I believe na ang mga senses natin, aware din sila. Kasi tatandaan din nila yan kasi so next time na makita nila, parang matatandaan na rin nila yan unconsciously, sa tingin ko tama naman siguro, unconsciously
tayo, hindi natin manunugis, pero nagsasabi na pala yung mga senses natin ng tamang words. Kaya, maganda yung ulit-ulitin natin, di ba? Para lalo nilang matatandaan. Kumbaga, ma-stick sa kanilang, sa kanila rin, ma-stick sa kanila rin system. Di ba? So, I think, 5 times natin ulit-ulitin para ma-ano ng ating senses talagang ma-ano ng system natin kung yung kanilang work. Okay? Okay, let's start from the very beginning. Yellow, 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 blue, 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 blue. Tingnan mo guys, ang ganyan pa lang ang mabasa na napakadali yung blue. At least ngayon alam natin kung paano siya i-ibig. Kung paano siya i-pronounce, parang ang dali lang. Pero pag hindi natin nakikita, sa akin, personally, sarili, hindi. Pag hindi ko makita yung spelling, hindi ko alam yung kung paano siya i-pronounce. Parang unsure talaga ako dahil sa pagdala na ako nakapag-alam. Pink, 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 pink. Dapat pag mag-pronounce tayo ng just a little review guys, nasabi ko na to. Pag pink, 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 pink. Yung key, i-pronounce mo ng ike. Yung key, dapat may hangin kasi magiging B. Magiging B siya kung walang hangin. Pink. Pink. Ang dami yun ng YouTube na napanood ko, YouTube vlogger na nagturo ng English din. Kaya kahit call center siya, nagturo siya ng mga question and answer sa pagiging call center. Yun. Parang ang dami nagsasabi ng ganyan yung tama talaga. Orange. 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 Dito naman sa orange, guys. Parang ang ipopronounce mo, apat na words na lang dito eh. Kasi pag napapansin ko lang, pag sa Google, pag nilalagyan nila ng UH, parang ano na lang yung swa. Parang hindi na siya pinopronounce. Kaya orange. Parang ang pinopronounce ito, apat na word na lang eh. O, R, N, at saka G, J. Orange. Orange. Orange, 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 orange. Ganyan na lang. Parang yun sa tagal-tagal kong pagpapractice na ginagamit yung Google pronunciation practice, yun yung napansin ko, yun ang aking sinabi ko. Parang yung spelling na ano talaga nare-reduce kung paano may sound yung words. Kaya ito, apat na words na lang yung pinapronounce dito. Or, and G. Orange, 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 orange. Tapos, ito naman, pag i-syllable natin siya. Violet, let. Look at that, guys, on let. Yung sabi ko kanina, UH. Hindi na talaga siya pinopronounce. Violet. Parang ito lang yun. Ba-yu. O ito ay pronounce mo. Pero dito, parang L, T na lang. L at saka T. Let. 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 Parang slide mo na lang. Let. Let. Violet. 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 Kasi hindi mo pwede pag-advanced learner ka na, hindi pwede yung Violet, parang grade 1 tayo, di ba? Parang guideline din yun sa atin siguro ng grade 1 tayo. Yung syllable by syllable. Pero pag nagiging pa-advanced learner ka na, hindi pwedeng ganun. Talagang i-ano mo siya, parang mabilisan yung pagkasabi mo. Minsan karamihan dyan, yung mga native speaker. Parang yun na nga, yung nire-reduce. Violet. Violet. Parang violet. Let. Let. Parang LT na lang. LT. LT. Let. 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 Let.
Violet, 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 violet. Ganun yung mga kailangan dapat matutunan natin, yung hindi yung syllable by syllable. Violet, 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 let, let. Tapos, hindi yan, purple, parang E, parang hindi, hindi eh. I mean, parang P at saka R. Ang pinapronounce ito parang P, R, P, L. Apat na words na lang. Purple, purple, purple. Letter P, di ba, the first word is P, so parang purple. Parang P na lang, at saka R, at saka P ulit, at saka L. Purple, purple. Ma, yun na nga, parang cool, parang P na lang siya. Look at that. Okay, guys, P, P, pur. Di ba, pag letter P, pur, pur, P, P, pur, di ba, P, tapos R, P ulit, tapos O. Purple, 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 purple. Ang cool. Parang yun na, yung letter P, R, P, L. Hindi siya by word to words. Purple. Kaya parang P, R, P, L. Kaya parang ang lalabas sa word na, ang lalabas na word sa iyo is parang pur, pur, purple. Pero ang talagang pinapronounce lang ang P-R-P-L. Pero pag marinig mo, parang purple. Okay? Purple. Pero P-R-P-L, purple. P, purple. Her, purple. Purple, purple. Purple, purple. Purple, purple. Okay? Gray, ang dali lang ng gray. Kasi, why? Kailangan gray. Ibaba, ilaba, medyo mo. Gray. Gray. Tapos yung brown, hindi pala siya yung, di ba, W, dapat pout kasi brown. Brown, hindi pala ganyan ang case dito, ang case ng brown. Diyan lang, bra, tsaka U, on, brown, brown. Parang, ano lang, parang hindi yung, hindi yung brown, 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 brown. Parang cool pa lang, parang ang isi-isi lang, brown, bra, 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 brown, 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 konting, ganyan lang, brown, dahil sa'yo, brown, 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 violet, purple, gray, brown. Okay, let's check guys kung tama yung ating pag-pronounce. Okay guys, tingnan natin kung let's review sa ating pinag-aralan, sa ating pronunciation practice. Okay, let's do it. Yellow, blue, pink, orange, green, violet, purple, gray, brown. See, nakuha yung pronunciation. So that's all for today. See you again to my next vlog next month. Nagamit pa lang ng sentence pag mag-answer tayo ng tell me something about yourself. Personal English. Okay, that's all. See you again to my next vlog. Bye-bye.